Ang tema po ng ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagpapatawad. At meron pong tatlong mahalagang bagay ang nangyayari kapag ang isang tao ay nagkaroon ng pagpapatawad. Una, kapag ang isang tao nagpatawad, nagkakaroon siya ng tinatawag na kapayapaan. Kapayapaan sa kanyang puso, kapayapaan sa kanyang isip, kapayapaan sa kanyang kalooban. Sa tingin mo ba, kapag gumanti ka sa taong nagkasala sa'yo, magkakaroon ka na ng kapayapaan? Sa tingin mo ba, kapag yung taong nakasakit sa'yo ay ginantihan mo pa ng doble sa ginawa niyang hirap sa'yo, ay payapa na ang loob mo? Hindi. Magiging payapa lamang ang loob kapag nagkaroon ng kapatawaran pag pinatawad mo siya. Kaya kapag nagkaroon ng pagpapatawad, unang-una, nagkakaroon ng kapayapaan. Pangalawa, kapag ang isang tao po ay nagkaroon ng pagpapatawad, siya ay nagkakaroon ng kalakasan. Sa tingin po ba natin, ang isang taong nagpapatawad ay isang taong duwag? Hindi po natin masasabing duwag ang isang taong nagpatawad. Masasabi natin na ang isang taong nagpatawad ay isang taong malakas. Bakit? Dahil hindi lang niya kinuha yung lakas sa kanyang sarili. Kinuha niya ang grasya ng Diyos para mapatawad niya yung taong nagkasala sa kanya. Kaya kung sa tingin natin, out of pride, sabihin natin na duwag ako kung hindi ko papatulan siya. Duwag ako kung papatawarin ko na lamang siya. Hindi po totoo yun. Kapag pinatawad natin yung mga taong nagkakasala sa atin, tayo ang tunay na may kalakasan. Dahil sabi nga ng ating Panginoon, ano ang guro niya? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kaya mga kapatid, ang taong nagpapatawad ay ang isang taong malakas. Malakas, hindi dahil siya ay nagtiwala sa kanyang sarili. Kung tayo lamang, hirap mong patawad eh. Hirap kayang patawarin yung taong yumarap ng pagkatao mo, yung taong nanira sa'yo. Di ba ang hirap patawarin? Pero kapag iaaso natin ito sa grasya ng ating Panginoon, doon po tayo nagiging tunay na malakas. Kaya pangalawa, kapag ang isang tao nagpapatawad, nagkakaroon siya ng tinatawag na kalakasan. Pangatlo at huli, ang isang tao ang marunong magpatawad, naggawad ng pagpapatawad sa nagkasala sa kanya, ay may tuturing natin na kabanalan. Kabanalan mga kapatid, sapagkat ang kanyang modelo sa pagbibigay ng kapatawaran ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo ngayon, anong sabi ng ating Panginoon? Ilang beses ba dapat tayong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin? Tinanong ni Pedro si Jesus, ilang beses po ba akong magpapatawad, Jesus? 7 beses po ba? Sabi ni Jesus, hindi 7 times, but 77 times. Ibig sabihin, pag tayo'y nagpatawad, magpatawad tayo nang hindi tayo nagbibilang. At magagawa lang po natin ito pag meron tayong pagmamahal, concern sa tao. Yung mga magulang po dito, nabilang niyo na po ba kung ilang beses nagkasala yung mga anak nyo?
simula pagkabata hanggang ngayon, binibilang niyo po ba? Nililista niyo po ba? Hindi. Pero kahit ilang beses magkasala yung mga anak niyo, dahil nangingibabaw yung pagmamahal, nakukuha mo pa rin patawarin yung anak mo. Kahit sa paningin ng ibang tao, yung anak mo napakasuwail, napakasalbahe, napakapasaway, pero para sa iyo, bilang isang magulang, kaya mo pa rin siyang patawarin. Kaya mo pa rin siyang pagtiisan. Kaya mo pa rin siyang mahalin. Bakit? Dahil meron kang tinatawag na kabanalan. At magagawa lang po natin ito pag meron tayong minumodelo sa pagpapatawad. Sino po ba ang ating modelo sa pagpapatawad? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Nasabihin ng Diyos, o sige, seven times lang kita patatawarin ha. Pag eight na, hindi na kita patatawarin. Ilang beses po ba tayo nagkakasala? Pero binibilang ba ng Diyos yung pagkakasala natin? Hindi po binibilang ng Diyos ang kasalanan natin. Binibilang niya po kung ilang beses tayong bumangon sa pagkakasala natin at lumaban. Mga kapatid, muli, tatlong bagay ang gustong ituro sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon. Una, na ang pagpapatawad ay magbibigay sa atin sa tunay na kapayapaan. Pangalawa, ang pagpapatawad ay magbibigay sa atin ng kalakasan. At pangatlo, ang pagpapatawad ay magbibigay sa tao ng kabanalan. Amen.